Magandang gabi sa inyong lahat, especially sa iyo Papa Dudut. At sa lahat ng mga listeners mo sa programa mo. I'm Tamerlan, half a brother ko ang dati ninyong letter sender na si Ilya. At kaka-upload lang few months ago sa mga nakakatanda sa storya niya ay isa po siyang Russian pero may pusong Pinoy. Katulad ninya ako Papa Dudut. I was born far away from the Philippines pero ang puso ko ay nandito na sa Pilipinas at ito na ang tinuturing kong tahanan. Maybe mukha akong foreigner kung titignan pero sinong makakaalam na nakapagsasalita ako ng fluent na Filipino. Namumuhay ako katulad ng pangkaraniwang Pilipino. Anyway, hindi na ako magkukwento pa tungkol sa buhay pamilya ko at kung paano kami napadpad dito sa Pilipinas. Naikwento na kasi yon ng aking kapatid sa kanyang sulat sa inyo dati. Pero katulad ng kapatid kong si Ilya ay sumulat ako sa inyo para i-share ang aking kwento ng aking buhay pag-ibig na nangyari 12 years ago. Papa Dudut, I'm a model by profession. Pero nagtatrabaho din ako ngayon bilang casino dealer sa isang malaking casino sa Pasay. My girlfriend ako noon, si Kay, na isa ring modelo. Siya ang nagpasok sa akin sa makulay na mundo ng... Natatandaan ko pa ang araw na yon nang dalhin ako ni Kay sa modeling studio. Doon ko rin kasi nakilala ang isang taong magiging bahagi ng aking buhay. Are you sure na gusto mong pasukin ko tong mundong ginagalawan mo? I mean, wala akong experience sa modeling. At sa palagay mo kaya ay papasa ako maging model? Tanong ko pa noon sa aking girlfriend. Hinawakan naman ako ni Kay sa kamay at nanlambing sa akin, Papa Dudut. Babe, I'm 101% sure na papasa kang maging modelo. Look, gwapo ka, matangkad, meron ka magandang hubog ng katawan. And that smile, oh my, you have a killer smile, babe. And don't worry, once na makapasok ka na sa modeling world, eh ako na ang bahala sa'yo. Hindi kita pababayaan. Talaga? Yes, babe, ako ang bahala sa'yo. Anyway, ang imimit natin ngayon, si Manay Arnold. Siya ang assistant manager director ng modeling agency na to. By the way, the managing director ay si Sir Gab. Informa niya sa akin. Huminga ako ng malalim para mabawasan ko noon ang kabang nararamdaman ko. Okay, I hope na sana ay pumasa ako sa kanya bilang model, ang sabi ko sa kanya. Maya-maya nga'y dumating na si Manay Arnold at nagbeso-beso sila ni Kay. Tuwang-tuwa siya nang muling makita ang alaga. Kumusta na ang Diyos akong alaga ha? In fairness, blooming ka ngayon. Pasok talaga ang beauty mo sa binibining Pilipinas. Well, alam naman ay ready na ako for screening. Proud na wika ni Kay. In fairness to her ay pinaghandaan niya noon ang pagsali sa binibining Pilipinas. Because that time ay hawak nito ang national franchise ng Miss Universe. E matagal ng pangarap ng girlfriend ko na tanghaling bilang pinakamagandang babae sa universe. Kaya puspusan talaga ang kanyang training noon, Papa Dudut. Napatingin naman sa akin si Manay Arnold at napangiti. Anyway, siya na ba yung sinasabi mong hati mong boyfriend? Yes Manay, he's Tamerlan. Sagot naman ni Kay. Good morning Manay, ang bate ko sa aking future manager. Barishnikov ang last name mo, hindi ba? Sounds Russian. Am I right, Tamerlan? Curious na tanong niya sa akin, Papa Dudut. Yes, Manay, pero naturalized Filipino na po ako. Magalang kong sagot. Oh, I was so amazed na nakapagsasalita ka na ng Filipino. Ilang taong ka nang naninirahan sa Pilipinas? Tanong pa niya sa akin. 1 year old lang ako nang pumunta ako dito sa Pilipinas as refugee. So 20 years na ako nakatira dito, tugon ko.
Oh, anyway, anong work mo ngayon? Right now, I'm a casino dealer. But prior to that, I work as a sales utility crew sa isang mall at the perfume section, sagot ko. Sumingit naman si Kay. And to add manay, hindi biro yung mga nilalagay sa perfume section ha. Yung talagang mga gwapo lang na sales crew nila ang nilalagay doon. So ano manay? Pasok ba si Tamerlan para maging model? Tanong niya sa kanyang manager. In fairness, maganda ang lahi mo, Tamerlan. Pasok na pasok ang itsura, tindig at pangangatawan mo sa mundo ng modeling. Ang puri sa akin ang manager ni Kay. Natuwa naman ako sa aking mga narinig. Oh, thank you manay. So manay, willing ka bang maging manager ng boyfriend ko? Tanong pa ni Kay kay manay Arnold. Agad namang sumagot ang manager. Of course I am. Kapag nakakakita ako ng tao na may potential na sumabak sa modeling eh, hindi ko na pinapakawalan pa. Tamerlan, simula ngayon ay manager mo na ako. Samantala, pagkatapos noon ay agad na akong inihanda for VTR and pictorial kung saan ay ilalagay yon sa aking profile at set cards. Naging maayos naman ang pictorial at pinuri pa nga ako ng photographer na pasok daw ako na maging modelo ng isang sikat na underwear label. Sa kabilang banda, habang ginagawa ang aking pictorial ay napukaw ang aking atensyon sa isang babaeng naroon din sa loob ng studio. Hindi siya mukhang modelo pero may palagay akong isa siya sa mga assistants ni Manay Arnold. Panayang tingin niya sa akin at alam kong dahil yon sa paghanga. Maya-maya'y natapos ang pictorial at muli kaming tumambay ni Kay at Manay Arnold sa couch sa lobby at nagkwentuhan. Hanggang sa mapansin kong lumapit sa amin ang babaeng kanina pang tingin ang tingin sa akin. And this time ay may dala siyang isang tray ng merienda at inumin. Sir Arnold, heto na po yung pagkain at mga juice, sabi ng babae. Ilapag mo na lang dyan sa mesa. Medyo mataray na wika ni Manay Arnold sa babae. Sumunod naman kagad ang babae sa utos ng kanyang amo. Nagpatuloy si Manay Arnold, Papa Dudut. Anyway Kay, Tamerlan, siya si Malin, ang bagong messenger slash janitress slash utosan namin dito. O tingnan nyo naman, model na model din ang datingan ni Malin. Model na ng rat killer, charot. Pagkatapos ay tumawa ito ng malakas. Tumawa rin ang aking girlfriend sa biro ng manager kay Malin. Ang harsh mo talaga manay. By the way Malin, siya si Kay, matagal ko ng alaga yan at yung poging foreigner eh si Tamerlan. Ang newest alaga ko. O hindi ba Malin ang gwapo niya? Pagmamalaki pa niya. Agad naman kaming bumati ni Kay kay Malin. Hi Sir Tamerlan. Ang wika ni Malin at tila nagpapakyut noon sa akin. Huwag ka na magpakyut kay Tamerlan. Dali na, balik na sa trabaho. Chu! Saway pa nito sa babae pagkatapos mailapag nito ang aming pagkain sa mesa. Opo Sir Arnold. Pagkatapos ay dali-daling umalis si Malin. Ambisyosang palakato, nagpapakyut pa, akala mo naman papatulan siya ni Tamerlan? Napapasmid na wika ni Manay Arnold sa kanyang bagong Papadudot, hindi ako nakisama noon sa pagtawa kay Malin kasi feeling ko noon ay pangiinsulto yon sa itsura ng babae. At aaminin kong hindi talaga maganda si Malin pero tingin ko naman sa kanya noon ay isang mabait na tao kaya kapag naroon ako sa ay palaging siya ang sinusulyapan ko. Ewan ko ba papadudod pero merong something kay Malin na gustong gusto ko. Although that time ay hindi ako nagkaroon ng chance na makipagkwentuhan sa kanya dahil palaging nakabuntot sa akin ang girlfriend ko na si Kay, naaminin kong sobrang possessive sa akin. Palagi ring naroon si Manay Arnold. Kaya hindi ako magkaroon ng pagkakataon para makausap si Malin. Bagamat kapag nagkakasalubong kami ay ngingitian ko siya. At sobra akong natutuwa kapag ibinabalik niya yon sa akin sa pamamagitan din ng pagngiti.
Samantala, isang araw ay hindi ko kasama si Kay dahil sa schedule niya ng training for Binibining Pilipinas. Naisipan kong kumain sa fast food kahit pa kakatapos ko lamang mag-gym noon. At saka parang may invisible force na humihila sa akin papunta doon. Pagkatapos kong umorder ay agad akong naghanap ng mapupwestuhan until I saw Malin sa isang at mag-isa siyang kumakain. Kaya nagpa siya akong lapitan siya, Papa Dudut. Can I sit here? Wala na kasing pwestong bakante. Marami kasing kumakain ngayon. Tanong ko kay Malin. Yes sir. Have a seat. Tila na-excite na sagot naman ni Malin sa akin. Pagkaupo ko ay muli ako nagsalita. Anyway, tawagin mo na lang akong Tamerlan. Wala nang sir, ang sabi ko sa kanya. Nga pala, nasa na si Ma'am Kay? Bakit hindi mo siya kasama ngayon? May scheduled training siya ngayon. Babalikan ko na lang siya mamaya pagkatapos kong kumain. Tugon ko. Kumusta ka na? Ayos lang ako, medyo nahihiyang sagot naman sa akin ni Malin. Tamerlan, bagay na bagay talaga sa'yo maging model? Ang swerte po ni Ma'am Kay sa'yo. Napangiti naman ako sa kanyang sinabi. Thank you. Ikaw maganda ka rin naman, Malin. Natawa lamang si Malin. Naku, binubola mo pa ako. Hindi ako maganda. Sabi nga ni Manay sa akin noon, mukha raw akong model ng rat killer. Huwag mo nang pansinin si Manay Arnold. And don't ever tell yourself na hindi ka maganda. Tandaan mo, beauty is attitude, not just appearance. Ang payo ko sa kanya. Ganun ba yun? Napatingin sa akin si Malin. And there is a saying na alam kong narinig mo na. Yung beauty is in the eye of the beholder. Kung tingin ng iba eh hindi ka maganda, well tingin ko sa iyo eh maganda. Parang nag-spark ang mga mata ni Malin sa sinabi kong yon sa kanya. Talaga, Tamerlan? Tumango naman ako bilang tugon. Yep, you're beautiful in your own way. Salamat. Tamerlan, may palagay akong magiging close tayong dalawa. Ang wika noon ni Malin. Papadudot, maaring hindi kasing ganda ng girlfriend ko si Malin. Pero aaminin kong humanga ako sa kanya. Ewan ko ba pero biglang tumibok na ang puso ko. Samantala ay naging magkaibigan kami ni Malin. Madalas kaming magpalitan ng text at may pagkakataong nagkikita kami at minsan ay pumupunta siya sa boarding house ko at pinagluluto pa niya ako. Mabait din si Malin, masayang kasama at maalaga. At dahil doon ay unti-unting nahulog ang loob ko sa kanya. At kahit na may girlfriend na ako ay hindi ko tinago ang mga nararamdaman ko para kay Malin. Hanggang isang araw ay inaya kong mamasyal si Malin sa luneta. Doon ay naglalaro sa isipan ko kung dapat ba akong magtapat ng totoo kong nararamdaman para sa kanya o hindi. Pero sa tuwing nasisilayan ko ang kanyang mga ngiti ay bumibilis lalo ang tibok ng aking puso. Hanggang sa noong araw ding yon ay isang desisyon ang aking ginawa. Malin, thank you for everything, especially sa pagsama-sama mo sa akin. I'm so happy to be with you. Hindi na nakukumpleto ang buhay ko kapag hindi kita nakakasama, ang sabi ko sa kanya. Pagkatapos ay hinawakan ko ang kanyang mga kamay at tumingin sa kanyang mga mata. Tamerlan, nahihiya niyang wika sa akin. Nagpatuloy naman ako sa pagsasalita. I have something to tell you. Malin, simula nung nakilala kita, something happened inside of me. I didn't expect this. At hindi ko rin maitatanggi itong nararamdaman ko. Malin, I think I'm in love with you. Pagtatapat ko. Hindi naman makapaniwala si Malin sa aking sinabi. Believe me, totoo ang sinasabi ko. I think mahal na nga kita. I insisted.
Pero kasi Tamerlan eh, may girlfriend ka na. Tapos ako eh, may kinakasama na. Malungkot niyang sabi sa akin. Yes, I have a girlfriend. Ikaw ay may kinakasama pero kasi I just can't control it. Hindi ko makontrol ang feelings ko for you. Ikaw palagi ang nasa isipan ko. And I always think of you. Palagi kitang napapanaginipan. Pagising ko sa umaga, ikaw ang gusto kong makita. Malin, I know that this is not the right time for us dahil may kanya-kanya tayong responsibilities. Pero hindi ko talaga mapigilan eh. Mahal talaga kita. Nakita kong huminga muna ng malalim si Malin bago muling nagsalita, Papa Dudut. Sorry Tamerlan, pero hindi kita kayang mahalin. Nalungkot ako at tila tinusok ng kutsilyo ang aking puso nang marinig ko yon. Malin, talaga bang hindi mo ako kayang mahalin? Oo, sorry talaga. Hindi ka naman mahirap mahalin at saka kung tutuusin ay nasa iyo na ang lahat. Yung gwapo ka, masipag, mabait pero kung ako ang tatanungin mo, hanggang kaibigan lang talagang nararamdaman ko para sa iyo. May nagmamay-ari na kasi ng puso ko. At saka Tamerlan, hindi ka ba naaasiwa kapag ako ang kasama mo? Tingnan mo naman ang itsura ko. Alangan na ang itsura ko sa itsura mo. Gwapo ka. Hindi ako maganda. Ang laki ng kaibahan natin. Paano ka na in love sa akin? Masyado kang gwapo para sa isang katulad ko. Ang sabi ni Malin na parang naiiyak na. Hindi naman kasi nababase sa itsura ang pag-ibig. Kahit na ano pang itsura mo, kahit na ano pang sabihin nila laban sa iyo, for me, you're more than beautiful. Yun ang sabi ng puso ko. Ngunit mukhang desidido si Malin at tanggihan ang pag-ibig ko. Mas mabuting manatili ka na lang kay Kay kasi mas bagay kayong dalawa. Tayo, hindi tayo bagay. Hindi lang ang isang katulad ko ang nababagay sa iyo, Tamerlan. Mas makakabuti sa atin kung magiging magkaibigan na lang tayong dalawa. Pasensya ka na talaga. Sana maintindihan. Pagkatapos noon ay inihatid ko na si Malin sa kanyang bahay at ako naman habang nasa biyahe pa uwi ay parang wala ako sa sarili dahil masyado kong dinamdam noon ang pag-reject sa akin ng babaeng tinitibok ng puso ko. Pagdating sa boarding house ko ay agad akong humarap sa salamin. Tinignan ko ang aking sarili at doon ko na-realize na matindi pala ang epekto ni Malin sa aking sistema. I cried that time. Ngunit agad din akong tumigil at nagpunas ng luha nang dumating noon si Kay para bisitahin ako. Parang ang lalim ng iniisip mo ngayon ha? Babes, may problema ka ba? Concerned na tanong ng girlfriend ko sa akin. Wala, ayos lang ako. Malungkot kong sagot. Anyway, saan ka pala pumunta kanina? Magdamag kang wala dito sa boarding house mo. O sisa niya sa akin. Matamlay naman akong sumagot para bang wala akong ganang makipag-usap sa kanya. Pumunta ako sa Luneta? Luneta? Anong ginagawa mo naman dun? Nagulat na tanong niya. Namasya lang. Napansin ko ang pagdududa sa mukha ni Kay. As in mag-isa ka lang o may kasama ka? Wait, nagdududa ka ba na may kasama akong mamasyal sa Luneta? Naninibago lang ako kasi ang alam ko eh, nandito ka lang sa boarding house mo kapag day off mo sa work o walang projects. Pero bigla-biglang namasyal ka sa Luneta? So, ano, mag-isa ka lang bang namasyal sa Luneta pa? At may kasama ka? Usisa pa niya sa akin. Hindi mo ba kasama si Malin? Nagulat naman ako at napatingin kay Kay. What? May nakakita sa inyo na sinundo mo si Malin sa tapat ng Matrinco building. So anong ginagawa ninyo ng janitress na yun ha? Nagsiselos niyang tanong sa akin.
Kailan ka pa naging selosa ha? Nang dumating lang naman niyang mukhang daga na yun sa buhay natin, saglit niyang wika. Sa totoo lang ay ayaw kong pagselosa ng babaeng yon. Una sa lahat, walang wala siya sa beauty ko. Hindi siya sexy katulad ko at parang pinabili lang ng suka sa palengke ang pagmumukha niya. Siguro naman ay hindi mo ako ipagpapalit sa kanya. Dahil wala ako sa mood na makipagtalo ay nagbuntong hininga na lamang ako. Oo, hindi ko siya ipagpapalit sa iyo. Babes, sana naman ay iwasan mo ng babaeng yon dahil tatapatin na kita ha. Ayoko sa babaeng yon. Alam kong hindi mo ako ipagpapalit sa kanya pero basta, hindi ko gustong maging close ka kay Malin. Please naman Tamerlan, if you love me, stay away from her. Ang wika ni Kay sa akin. Papa Dudut, I was so confused that time. Hindi ko alam kung sino ba sa kanilang dalawa ang pipiliin ko. Oo, mahal ko si Malin pero ayaw kong masaktan si Kay. Yun nga lang, sa paglipas ng mga araw ay mas minamahal ko na si Malin kesa sa girlfriend ko. And I know na kailangan ko talagang mamili sa kanilang dalawa. At alam kong isa sa kanila ay kailangang masaktan. Samantala ay dumating ang araw na hindi na ako nakapagpigil at lumabas kami ni Malin. And the next thing I knew ay nag-check-in kami sa motel at may nangyari sa amin. Tamerlan, I'm sorry pero malitong ginagawa natin. Biglang sabi ni Malin sa akin pagkatapos naming maglaro sa apoy. Anong mali dito? Nagmamahala naman tayong dalawa, hindi ba? Ang sabi ko naman sa kanya. Nagtataksil tayong dalawa. Ikaw, pinagtataksilan mo si Kay. Pinagtataksilan ko naman si Dodong. Tamerlan, nakukonsensya ako. Nag-aalala at nakukonsensya niyang wika. Huwag mo na silang isipin pa. Sa atin ang gabing ito at akin ka lang. Paglalambing ko naman sa kanya. Hindi ka ba nakukonsensya sa ginagawa natin? Tanong niya sa akin. Nalungkot naman ako at napatingin kay Malin. Akala ko ba mahal mo ko? Oo, aaminin ko na hindi pa rin ako sigurado kung sino sa inyong dalawa ni Dodong ang pipiliin ko. Pero sinabi mo sa akin na puro hirap ang ibinibigay sa iyo ng kinakasama mo. Ang sabi mo sa akin ay nangangaliwa siya at palagi kanyang sinasaktan. Bakit mamahalin mo pa rin ang isang katulad niya? Malin, look, puro hirap ang nararanasan mo sa lalaking yon. Tama na. Maawa ka naman sa sarili mo. Why should you love him kung puro hirap at sakripisyo ang ibinibigay niya sa iyo? Malin, ako na lang ang mahalin mo and I promise that I will not do that to you. Paliwanag ko sa kanya. Pero kapag pinili kita ay marami ang masasaktan, maraming tututol. Sagot naman niya. Paano na si Kay? Ikaw ang pinipili ko, Malin. Ayaw ko mang saktan si Kay, but I have no choice. I won't sacrifice my real feelings para lang hindi siya masaktan. No, call me selfish, but I won't do that. Hindi ko isasakripisyo ang pagmamahal ko sa iyo. Ang sabi ko. Please, hiwalayan mo na si Dodong. Hindi ka naman kasal sa kanya. Ako, hihiwalayan ko na rin si Kay. Then sumama ka na sa akin at magsama na tayong dalawa. Dagdag ko pa. Sige Tamerlan, sasama na ako sa iyo. Yun ang naging desisyon ni Malin. Pagkatapos noon, Papa Dudut, ay kinausap ko na si Kay at nakipaghiwalay na ako sa kanya. As I expected ay naging madrama ang naging hiwalayan namin. Nagkaroon ng sumbatan at pagbabanta sa panig ni Kay pero sa huli ay nanaig pa rin. Ang pagmamahal niya sa akin at sa halip na maggalit at kasuklaman ay nagmakaawa na lamang siya sa akin na bumalik. Ngunit buo na noon ang desisyon ko at hiniwalayan ko pa rin si Kay na naging bahagi ng aking buhay sa loob ng maraming taon. Papa Dudut, na konsensya ako sa ginawa ko kay Kay. But I had no choice.
Kailangan kong pakawalan ang isa sa kanila. Call me selfish pero mas inuna ko ang mga nararamdaman ko. Dahil sa ginawa ko ay marami noon ang mga naggalit sa akin. Pati mga kaibigan ko ay ginigiit na nagkamali ako ng desisyon. Nasa queen size bed na nga raw ako pero mas pinili ko pa ring mahiga sa papag. Pero anong magagawa ko? Hindi ko naman ginustong mahalin si Malin. Bigla na lamang tumibok ang puso ko para sa kanya. And I need to follow my heart to stay happy. Papa Dudut, mabilis ako nag-decide noon at hindi na ako nag-isip pa nang pangalawang beses. Dahil alam ko na si Malin na talaga ang sinisigaw ng puso ko. Pero dahil sa desisyong yon, mas nasaktan at marami din ang nagbago sa buhay ko. Nawala ang katahimikan sa paligid ko at sa loob mismo ng utak ko. Pakiramdam ko ay ako na ang pinakamasayang nilalang sa mundo for hurting Kay. But I had no choice but to accept the fact that my heart belongs to someone else. Papa Dudut, nagsama kami ni Malin pero simula noon ay hindi na natahimik pa ang buhay naming dalawa dahil sa kanya-kanya naming mga nakaraan. Samantala, isang araw ay magaganap ang isang eksenang hindi ko inaasahan. Nilusob kami ni Kay sa aking boarding house kung saan ko itinirapan samantala si Malin. Bakit kayo nandito, Ma'am Kay? Seryosong tanong ni Malin sa aking ex-girlfriend. Ang kapal naman ng mukha mong agawin sa akin si Tamerlan? Galit na sabi ni Kay sa kanya. Mahal ako ni Tamerlan? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Ang pangit mo, Day. Kahit na model ng rat killer ay hindi ka papasa. At saka hindi ka ba kinikilabutan sa sarili mo kapag kasama mo si Tamerlan? My God! Para kayong Beauty and the Beast. Beauty si Tamerlan at ikaw naman si Beast. Pangiinsulto pa ni Kay. Tama na. Saway ko naman sa aking ex-girlfriend. Hindi ako titigil, Tamerlan, hanggat hindi ka bumabalik sa akin. Naiiyak na wika ni Kay. Pakiusap, bumalik ka na sa akin. Mahalin mo ulit ako. Pagmamakaawa pa niya sa akin. If you really love me, hahayaan mo akong maging masaya sa piling ng babaeng mahal ko. Can't you see? Masaya na ako kay Malin. Ang sabi ko naman. Bakit? Sa akin ba hindi ka naging maligaya? I admit, naging masaya din ako sa iyo pero iba ang kasiyahang nararamdaman ko lalo na kapag kasama ko si Malin. Malungkot kong wika. Wala na bang pag-asa between us? I can't tell. Siguro'y wala na. Please, Kay, set me free. Ang wika ko sa kanya. Papa Dudut, nung una ay humaguluhol siya sa aking harapan. Pero kinalaunan ay natanggap din niyang wala ng pag-asa pa para sa amin. Kaya sa huli iniwanan na lamang niya kami ni Malin. Samantala, bagamat nawala na si Kay sa picture ay may isa pang nanggulo sa aming relasyon ni Malin. Walang iba kundi ang dating live-in partner ng girlfriend ko na si Dodong. Panay ang tawag nito kay Malin at hindi ko maiwasan talagang magselos. Lalo na't nararamdaman ko pa rin na may pag-ibig pa rin siya kay Dodong. Papa Dudut, at the time, I was fool not to admit na hindi ko pag-aari ang buong puso ni Malin. I know na mahal pa rin niya ang kanyang ex. Mahabang pinagsamahan nila but I keep on closing my eyes and ears. At nagpretend na lamang ako na wala akong alam at masaya kami ni Malin sa aming relasyon. Pero alam ko rin noon ang katotohanang hindi lubos na masaya sa akin ang babaeng mahal ko. Kaya nga makalipas ang ilang buwang pagsasama ay nagulat na lamang ako na hindi na umuwi si Malin sa boarding house. Dahil dito ay sobra ako nag-alala. Madalas kong tawagan noon ang aking girlfriend pero hindi niya sinasagot ang aking tawag. Kahit text ay wala akong natatanggap mula sa kanya. Ngunit isang araw nang tawagan ko ulit si Malin ay sinagot niya ito. Pero nanlumo ako nang ipagtapat niya sa akin na nagkabalikan na sila ni Dodong.
dahil doon ay agad na niyang tinapos ang anumang namamagitan sa aming dalawa. Papadudot, masakit ang naging hiwalaya namin. Hindi ko kagad yun natanggap kaya naghabol pa rin ako o sa kanya. Kahit na alam kong wala na kaming pag-asa pa. Kinain ko ang pride ko para lamang bumalik siya sa akin. Pero hindi ako nagtagumpay dahil noong time na yon, sumama na si Malin kay Dodong at nagpakalayo-layo na silang dalawa. Habang ako ay naiwang luhaan at nag-iisa. Mirror, mirror on the wall. You don't have to tell me who's the biggest fool of them all. Naiiyak kong tanong sa aking sarili habang nakaharap sa salamin. Pinagbastan ko noon ang aking sarili ang laki ng pinagbago ng aking itsura. Dahil sa sobrang depression ay namayat ako at nawala yung masayahing aura ko. Yun na nga siguro yung pinakamalungkot na sandali ng aking buhay. Samantala, muli kong kinausap ang aking sarili sa salamin. I know na ako ang pinakatangang tao sa balat ng lupa. Now tell me, saan ako nagkamali? Saan ako nagkulang? Ano? Pagkatapos noon ay humagulhol ako at napasalampak sa sahig. I love her. I gave her everything. Pero saan ako nagkulang? Bakit ganon pa rin ang ginawa niya sa akin? Ibalik mo siya sa akin, nakikiusap ako. Mahal na mahal ko siya. Ang sabi ko pa, hoping na dinggin ng Diyos ang aking panalangin. Ngunit habang umiiyak sa harap ng salamin ay hindi ko na malaya ng pagpasok ni Kay sa aking boarding house. Hindi ko siguro yon na ilak nang dumating ako kaya dire-diretso siyang pumasok sa bahay. Tamerlan? Malungkot na tawag ni Kay sa akin. Anong kailangan mo sa akin? Mahina kong tanong sa kanya. Nabalitaan ko yung nangyari, sagot niya sa akin. Nagpahid naman ako ng luha sa aking mga mata at tumingin sa kanya. Masaya ka na? You see? Nakarma na ako sa ginawa ko sa iyo. Nakaganti ka na. Naranasan ko na rin kung paano masaktan, ang sabi ko pa. Agad namang sumagot ang aking ex-girlfriend. Hindi ako masaya, Tamerlan. Lalo na't nakikita kitang ganyan. Sinaktan na kita. Bakit ka pa nagbalik? Bakit? Para ipamukha sa aking lahat ng pagkakamali ko sa iyo? Tanong ko pa. Napatawad na kita, Tamerlan. Matagal na. Hindi ako kumibo sa kanyang sinabi at nanatiling nakaharap lamang ako sa salamin. Alam mo, pareho tayong dalawa. Kapag may dinadala tayong sama ng loob, umaharap tayo sa salamin at kinakausap natin siya. Pagkatapos noon ay humarap din siya sa salamin habang luhaan. Mirror, mirror on the wall. Tell me who is the biggest fool of them all. Malamang ikaw ang sasagot ng salamin. Sagot ko. Siguro nga I'm the biggest fool of them all. Sa kabila kasi ng sakit at sa kabila ng lahat ng hapdi na binigay mo sa akin, heto ako at mahal pa rin kita. Napakalaki kong tanga. Pero anong magagawa ko? Hindi ko naman kagustuhang maging world's biggest fool. Lahat naman siguro ay magiging world's biggest fool kapag nadali ka ng pag-ibig, hindi ba? Kahit masakit, kahit umiiyak ka na, nang sobrang kirot na sa dibdib eh, sige ka lang. Patuloy mo pa rin siyang minamahal kasi sa kabila ng sakit na nararamdaman mo ay nandun ang kasiyahan, sagot naman ni Kay. Napalingon ulit ako sa kanya dahil sa kanyang mga sinabi pero nanatili lamang akong walang kibo. Mahal pa rin kita, Tamerlan. Alam ko nagkamali ka ng mahalin mo si Malin pero bumangon ka pa rin. Huwag ka mag-alala at nandito naman ako. Ako ang tunay na nagmamahal sa iyo at handa akong tanggapin ang titulong World's Biggest Fool basta para sa iyo, dagdag pa niya. And from that point ay narealize ko ang aking pagkakamali. I'm so sorry, please forgive me, ang sabi ko sa kanya. Pinapatawad na kita, Tamerlan, tugon naman niya sa akin. Papadudot, hindi rin kami nagkabalikan kaagad ni Kay dahil ayaw kong maging unfair sa kanya. Ayaw kong gawin siyang panakibutas lamang kaya pinatagal ko muna at sinikap ko munang paghilumin ang lahat.
ng sugat bago magkabalikan kami. Bukod sa noong time na yon ay maraming umuhusga sa akin dahil sa aking nagawang pagkakamali na deserve kong masaktan dahil ako ang nagtaksil. Tinis ko ang lahat ng yon, Papa Dudut, at may pagkakataong napapaiyak na rin ako dahil sa panguhusga sa akin ng ibang tao. Dahil sa pagkakamaling nagawa ko. Ngunit inassured naman sa akin ni Kay na wala na akong dapat na ipangamba at huwag na dapat akong mag-alala dahil ang importante lang naman ay napatawad na niya ako. Then noong alam ko sa sarili ko na magaling na ang mga sugat ko ay saka ko ulit siya niligawan. At yun nga, muli kami nagkabalikan ni Kay taong 2014. Sa ngayon, Papa Dudut, ay masaya na ulit kami ni Kay. Actually, nagpakasal na kami nitong 2017 sa Amanpulo. At hindi naman ako nagkamali ng desisyon dahil mahal na mahal ko si Kay at masaya ako sa piling niya. Oo, minsan ko na siyang iniwanan pero pinangako ko sa sarili ko na hindi ko na uulitin pa yon. Ayaw ko nang makita pa siyang umiiyak ng dahil lamang sa akin. Sa ngayon din ay may dalawa na kaming anak, pawang mga lalaki at dito kami nakatira sa Alabang. Papa Dudut, hanggang dito na lamang ang kwentuhan natin at sana ay mapili niyo din ang aking sulat na mabasa. Siya nga pala, si Ilya pala ang aking kapatid na unang naging sender ninyo, ang nagpakilala sa akin sa programa ninyo at siya rin ang nagkumbinsa sa akin na sumulat. Muli, maraming salamat sa inyong programa and God bless. Lubos na nagpapasalamat, Tamerlan. Maraming salamat, Tamerlan, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papa Dudut Stories. Tinama ng tadhana ang naging pagkakamali mo sa iyong girlfriend na si Kay. Siya naman talaga ang una mong minahal. Ngunit nadala ka lamang sa tuksong hatid ni Malin, kaya nagawa mong magtaksil sa iyong unang girlfriend. Sobrang nasaktan si Kay sa iyong ginawa, ngunit hindi ka namin masisisi dahil inakala mong si Malin na ang tamang babae na para sa iyo. Ngunit sa huli iniwan ka rin niya at sumama sa totoong mahal niya. But with all the mistakes you've made, ay nagkaroon ka pa rin ng pagkakataon to redeem yourself at itinama mo ang iyong pagkakamali. And you're now happy, although aminin natin na may mga ilan na huhusgahan tayo dahil sa ating mga nagawang pagkakamali. One wrong move and everyone judges you. Yung akala mo ay sila yung mga taong never nagkamali sa buong buhay nila. Huwag mo na lamang silang pansinin, Tamerlan, at huwag mong ikahiya na nagkamali ka noon. Ang pinakamahalaga naman ay nagbago ka na sa ngayon. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.